Nerbits Gaming. Yon, welcome back guys sa Nerbits Gaming. So ngayong araw guys, meron po tayong unboxing sa review ng ating gaming monitor na si Redmi Gaming Monitor. Hindi ko alam mga quiz kung anong exactly na name ito kasi nakalagay sa box is Redmi lang. So check natin guys kung anong meron sa gaming monitor na to. Pero syempre bago tayo mag-start, kung bago ka lang sa ating channel, baka pwedeng paklik ng subscribe button. Click mo na rin po ang notification bell para sa ating latest upload. So tara mga quiz, unbox na natin. Iyon, so game mga kuys, unbox na po natin yung ating monitor na si Redmi Gaming Monitor. So in order ko lang to guys sa may marketplace lang, pero available naman to guys sa may Shopee at Lazada. Sa marketplace na ako nag-avail kasi kailangan ko na makuha agad yung monitor. Na-avail ko pala siya guys sa halagang 12,000 pesos. I'm not sure sa Shopee at Lazada kung same lang ng price. So inside the box guys, meron po tayong syempre yung ating power brick. At yung ating DisplayPort cable. Yung ating pinaka stand or yung pinaka neck ng ating Redmi monitor. At syempre yung ating pinaka paa, yung pinaka stand niya guys. At syempre meron din po tayong user manual at meron din po tayong apat na pirasong screw para sa ating mount. A few moments later. Yun, so hindi ko na ikakabit guys yung stand natin, no? Kasi meron na po ako ditong mount, yung ating mount before sa 27 inches, kasi naman siya. Mas gusto ko kasi ito guys kasi mas maluwag po yung ating table kapag walang stand. So tara guys, kabit na natin. Yun, so ito na guys, nakabit na natin yung ating gaming monitor na si Redmi Gaming Monitor with 200Hz refresh rate. So check mo natin guys yung kanyang settings kung talagang legit na 200Hz refresh rate to. So settings tayo guys, tapos display. Check natin guys sa may, ayan po yung kanyang display resolution, 2560x1080 guys. Tapos advanced display settings tayo. So ayan yung ating refresh rate guys, naka ano siya, 60Hz. So pwede siyang 120, 144, 165, tapos 200Hz. Apply natin siya guys sa 200Hz. Okay, so keep changes po tayo. Ngayon guys, so check natin kung nag-apply siya, no? Advance display 1. So ayan guys, na-apply na siya. 200Hz refresh rate, no? So una guys, meron po tayong AMD FreeSync Premium. So ano nga bang meron guys kay AMD FreeSync Premium? AMD FreeSync Premium technology adds to the baseline FreeSync technology, tire and equip serious gamers with a fluid, tear-free gameplay experience at peak performance. At least 120Hz refresh rate at minimum Full HD resolution. Support for low frame rate, compensation, low latency. Next is meron po tayong 1800R curvature. A 1500R curved monitor completes a circle with a radius of 1500mm, 1.5 meters, while an 1800R curved monitor indicates a curvature with a radius of 1800mm. Next sa ating features, kay Redmi Gaming Monitor meron po tayong 200Hz maximum refresh rate. So with 200Hz refresh rate, it delivers powerful performance and reduces screen tearing for seamlessly smooth gameplay. Next sa ating features guys, meron po tayong 21x9 ultra wide screen. So yun nga guys, no, mas ma-enjoy na natin yung ating pag-YouTube, pag-movies, especially sa gaming kapag nakantay guys 21x9. And last sa ating features guys, sa ating Redmi Gaming Monitor is meron po tayong split screen. Dito guys, may ano, buttons dito sa gilid para sa kanyang mga ano, sa menu, sa pinaka-menu niya. Hindi lang siya ano guys, gaano kita. Pero pwede siyang kapain. Ayan, dito siya. Ayan, ayan. Ayan guys, yung mga niya, apat na button. Sa dulo yung kanyang power button. So dito guys, yung kanyang pinaka-menu. Ayan guys, tapos ang kanyang menu guys, meron tayong ano, sa brightness settings, display, hindi ko alam kung yung PQ.
game related, smart modes, Windows settings, tsaka yung settings niya. Check muna natin guys yung pinaka settings. Ayan. Language shortcut, OSD volume information, tsaka reset. Ito guys yung split screen sa Windows settings. Smart modes, meron tayong standard, echo, game mode, movie mode, tsaka yung low blue light mode. Sa game related guys, meron po tayong ayan, FreeSync Premium, IMBC, refresh rate, tsaka yung aiming sight. So, on natin guys yung ating FreeSync. Okay, so check pa tayo guys ang ibang settings. Sa display, pwede nyong timplahin guys yung color temperature, hue, saturation, gamma, aiming sight. Ayan guys, di ko alam kung para saan tong aiming sight, so huwag na natin galawin yan. Try natin guys magana po, split screen. Ito guys, yung window settings. Ayan, so nakakabit na guys yung display port ko tsaka yung ating HDMI. So try natin to guys, itong PBP. So ayan guys, nag split screen na po siya. Tapos guys, set natin yung ating display 1 is display port, tapos yung ating Windows 2 is, ayan po, naka HDMI 2. So pwede pala dito guys, dalawang HDMI. So HDMI ito yung sa atin. So try natin guys, mag-open ang game, tapos YouTube yung sa kabila. Try natin. So for example guys, try tayo dito ng nangyari YouTube sa kabila. So ayan guys yung ating YouTube, nag-open naman siya. Try natin mag-play ng video. Tapos dito sa kabila, try natin mag-ano guys, play ng game. So ayan guys, no, yung kabilang monitor, yun, so ito guys, so yung kabilang side natin, yung first natin display kanina nagkaroon ng ano, bezel. Pero nung nag-ano na in-game na, nag full screen na siya. So try natin guys maglaro. So para sa akin sakto na naman guys yung laki, no. Hindi naman siya parang sobrang liit tignan. Yun, so sa akin guys, para sa akin na minsan nagla-live ako ng mga NBA 2K23. So ito guys, no. So sobrang magagamit ko to. For example, naka-live ako sa kabila. Tapos sa kabila guys, nagbabrowse ako, nagsa-search, nanonood. So pwede kong gawin dito yan guys sa ating Redmi gaming monitor. So ito yung maganda sa features niya guys. Hindi nyo na kailangan mag-avail ng dalawang monitor para sa inyong setup. So kahit isa lang guys, makapaglaro kayo at the same time pwede kayo mag-browse sa kabila. Nerbits Gaming. Yun, so dyan po natatapos guys ang ating unboxing sa review ng ating Redmi Gaming Monitor. Ang Redmi Gaming Monitor na to guys is nagkakahalaga po siya ng 12,000 pesos. So sa 12,000 guys, tingin ko sa specs na ganito mura na. Kasi sa 12,000 guys, kahit mag-check kayo sa Marketplace, sa Shopee, sa Lazada, yung mga 12,000 nyo hindi kayo makaka-avail ng 200Hz, tapos 21:9 na ultra-wide. Tapos pwede pa siyang mag-split screen. So sa 12,000 kasi guys, mabibili niyo magagandang brand na. Pero hindi ganito kalaki na 30-inch tapos ultra-wide, no. Kasi sa ibang brand guys, yung mga 12,000 gaya ng mga Asus, MSI, mga normal na ano lang yun, na mga monitor, mga 24 inches, 27, sure. So para sa akin guys, etong 12,000 is sulit na para sa akin guys. Kumbaga sa gaming ko, sa pag-edit, sa pag multitasking, para sa akin, sa side ko, sulit na sulit na yun. Kumaga sa 12,000 guys, nabigay niya na yung mga simpleng pangangailangan ko bilang isang gamer, isang small YouTuber, isang typical na PC user. Mag-avail kayo nito guys kung interesado kayo.
sa Shopee, ano naman yung guys, free delivery, tsaka sa Lazada. Check nyo lang po yung link sa may description. At syempre, maraming salamat sa panonood mga kuis. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe para mas marami pa tayong videos na abangan. God bless mga kuis and peace! Thank you.